Karagdagang detalye. Magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto, Feebox Director Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, sir, maganda umaga po. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo, balitaan nyo naman kami. Ano ba nag-iepekto ho ng magnitude 6 na lindol na ito? Nagkaroon ng, kaninang madaling araw nga, meron tayong mga 6.0. Ang lalim nito is 10 kilometers. And merong na-report na intensity 7 sa city of Masbate. Intensity 5 naman sa Dimasalang, San Fernando, and Uson sa Masbate pa rin. Intensity 4 sa Legazpi, Albay, Aroro, Katayngan, Esperanza, Milagros, and Pilpur po sa Masbate. Erosin and City of Pusagon, and meron ding intensity 3 sa Daraga, Albay. Opo. Director, meron ho bang natanggap na kayo kung may mga pinsalang na idulot po itong magnitude 6 na lindol? May mga nakukuhan na kami ng mga information, mga cracks pa lang pero hindi pa official. May mga bahay na na damage, slightly damage. And as of 5 AM kanina, may na-record kami ng 39 aftershocks. Opo. At meron pa tayong inaasahang mga posibleng susunod pang aftershocks. That's right. May mga aftershocks pa tayo na inaasahan. Aftershocks would usually last for several days to several weeks. Opo. Palarawan lang sa amin, Dr. Bacolcol, yung magnitude 6 ba na lindol at yung intensity ng binanggit po ninyo, ano ba magiging epekto ho halimbawa sa mga infrastructure na hindi masyadong konkreto ang pagkakatayo? Kapag intensity 6, ang mangyari dito, intensity 7 ang report, highest intensity yan sa na-report sa Masbate. Kapag intensity 7, yung mga heavy objects and structures would overturn or topple. Some built, well-built structures are slightly damaged, and some cracks may appear on the wall sa bahay. So binibigyan namin ng paalala yung mga tao na kapag may nakitang damage dun sa bahay nila, visible damage, huwag muna pumasok, i-consult yung municipal or city engineers kasi baka magkaroon ng malakas na aftershock, baka mas lalo masira yung bahay at magkakaroon ng bumagsak pa. Director, sa initial assessment po ninyo, mga gaano kalawak ang pinsala ng lindol at saan ang pinakamatindi, pinakagrabing na apektuhan? Dito sa Masbate City kasi intensity 7. Hmm. Sa ilalim ng intensity 7, ano bang naramdaman para ma-visualize na ating mga kababayan, anong lakas ng intensity 7 na lindol? Ang intensity, katulad po ng sinabi ko kanina, people find it difficult to stand in the upper floors, yung ganung kalakas. Yung big church bells may ring. Yung heavy object furniture may overturn or bumagsak. Mm. Then yung well-built structures will be slightly damaged. Opo. And then yung trees are shaking strongly. Opo. Director, baka may paalaala kayo sa ating mga kababayan doon sa Masbate, particular doon sa nakaramdam ng intensity 7. Katulad ng sinabi ko kanina, pinaalalahan na namin yung mga tao na huwag munang pumasok kapag may nakitang visible damage doon sa mga tirahan nila kasi baka magkaroon pa ng malakas na aftershock and baka totally mabagsakan sila. So, ang paalala namin is mag-consult sila sa Municipal or City Engineering for advice. Opo. Director, pahabol na lamang po, bagamat ito'y maaring for academic discussion lamang, yun ho ba halimbawang na itatalang magnitude 6 or magnitude 6.0, sa amin hong pagbabalita, may difference ba kung banggitin ng 0 o hindi? Wala naman. It's magnitude 6. Understood na yan. If you say magnitude 6, there is always a 0. Pareho lang po yun. Pareho lang po yun, oo. Maraming salamat po sa oras po ninyo, Director Teresito Bacolcol ng Feebox.